Nagbabalik ang balitang pambansa, Department of Environment and Natural Resources, nanawagan ng kooperasyon mula sa mga lokal na pamahalaan sa pagsubpo sa iligal na pagmina, gayon din sa pagtugon sa epekto ng sakuna at kalamidad. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilia ng PTV. May persons of interest na ang Police Regional Office 9 kaugnay sa pagdukot sa isang American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Nakilala ang biktima na si Elliot Eastman, 26 na taong gulang na napag-alamang 5 buwan ang nananatili sa bansa. Base sa investigasyon, dinukot si Eastman sa loob mismo ng kanyang tirahan ng 4 na armadong lalaki na nagpakilalang mga alagad ng batas. Pero nagpumiglas ang banyaga, kaya't binaril siya sa paa at saka isinakay sa bangka. Yung pinaka-importante dito, yung swift na saka siguradong investigasyon po, dapat ho alamin namin kung sino talaga yung grupo na hinahabol namin. Napaka-importante rin po na ma-rescue ho namin ligtas po ang ating biktima. 4 years ago po yung pinaka-last na abduction incident ho natin dito. For now, wala naman po dapat ipag-alala ng ating mga kababayan dito sa area, especially sa Zamboanga del Norte, mayroon po tayong mga in-place security sa area. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya. Patuloy din ang kanilang investigasyon sa tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga dumukot. Hindi pa rin anila nakikipag-ugnayan ng mga dumukot at hindi humihingi ng anumang demand o ransom money. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa US Embassy. Yung quick response natin po ay actually pursuing po yung grupo po ng mga abductors, while yung other forces natin nag-ensure ng peace and order doon sa affected areas natin. Ang anti-kidnapping group po ng Mindanao Field Unit Team, sir, is sila din po ang kasama ng pamilya ng biktima na kung saan minomonitor din nila for any possible contact po doon sa subject na, sa mga abductors po natin. Samantala, ipinag-utos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mabilis na investigasyon at pagligtas sa dayuhan. Nakikipagtulungan na rin ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanap sa biktima. Mula sa PTV4, ako si Bien Manalo para sa Balitang Pambansa. At yan po ang Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV.